Yo, what's up? Magandang araw mga kapatid. It's me once again, Kuya Lan Moto TV, ang inyong kuyang mekaniko. Kapatid, yung papromo natin, ay uulitin ko lang, no, hindi po natin na-receive, no. Gusto ko kasi siya munang ma-receive dahil lalagyan ko pa ng sticker yon, no, parang souvenir ko na rin sa inyo. And bumalik po siya doon sa sender, no, sa... Meron po tayo. Pagdating kasi dito, eh, last day na at hindi natin na-receive. So, bumalik po, no, hindi natin nakausap yung parcel distributor, ano ba tawag doon, nagdadala, no, sa taga JNT. Shout out sa inyo, mga taga JNT. Pasensya na kayo kung hindi namin nakuha yung parcel, ha? So, naibalik na, eh. So, kapatid, gusto ko lang pong iklaro sa inyo, no, yung mga topic ko dati kasi medyo nagpa-private na po ako nung mga ibang video natin na yung medyo hindi po, yung pagka pinupush ko siya or ina-upload ko sa Facebook, no, sa ibang platform dito sa internet, eh medyo nahihiya ako kasi nga yung galawang ko doon ay sobrang napakatang. So, parang napaka, ano pa ako noon, napaka mahihain ko masyado. Unlike ngayon ay 90 over 10, no? 90 yung kakapalan ng pagmumuka at 10% yung medyo nahihiya na lang. Ganun yun. So, kapatid, gusto ko lang iklaro sa inyo yung salitang tune up, no? Yung salitang tune up. Kasi kapatid, generally terms yung salitang tune up, eh. Pag sinabi mong tune up, i-charge yung baterya kung kinakailangan, no, paltan kung kinakailangan, so i-adjust yung kadena, putulan kung kinakailangan, brake, mga brakes natin, no, ilinisin o paltan yung brakes kung kinakailangan, spark plug, linisin spark plug, air cleaner, no, adjust ng barbula, adjust ng steering cone. So, marami yan, kapatid, no? Kasi yung tune-up po, ayan yung parang pag-condition ng isang motor, no? So, yung mayroon po akong video na hindi dapat magpa-tune-up, yun po yung pamagat nun, no? So, doon, kapatid, naipokus lang natin yung sa barbula, no? Pero, ang dami, kapatid, na nagre-request sa atin na baka raw pwedeng pakiklaro or may mga basta... May mga comment sa atin doon na medyo malabo yung narinig nila, no? Hindi ganong narinig. Although dito maingay pero mas malakas na ang boses ko ngayon. Kaya sigurado ako, kapatid, na mas maiintindihan mo. Barbula tayo, kapatid, pag-adjust ng barbula, no? Hindi mo kailangan, kapatid, magpa-tune up kung hindi naman kinakailangan. So dapat, kapatid, sa pagpapa-tune up po ay meron ka munang nararamdaman o meron kang naririnig. So kapatid, ganito po 'yun yung mga dapat ninyong maramdaman kapag kailangan niyo ng magpa-tune up, no? Unang-una, kapatid, ay kapag ka nawalan ka ng minor. Kapag nawalan ka po ng minor, malamang medyo nagtukod na ang barbula mo, no? So, kung nagtukod na, kapatid, yung barbula mo at walang minor, either carburetor o barbula, no? Barbula ay tumukod na. So, kung nagkakaroon po yan ng clearance, hindi po yan mawawala ng minor. So, kung tumukod po yan, mawawala po ng minor, no? So, yung una kong sinabi, yung carburetor, baka kulang po sa kunting tono-tono, no? So, pwede rin, kapatid, kapag loss compression ka na, no? Yung piston ring mo ay wala na, loss com na, no? Blue by na. So, possible din po na wala nang pag-asang magkaroon ng minor yon. Or yung manifold mo, kapatid, ay kapag ka medyo may crack na, no? Yung singaw na. Or yung mga may hose yung manifold, kapag putok na yung hose, kapatid. So, wala na po yung minor, no? Pero, isa po sa nangyayari kapag walang minor ay yung barbula, no? So, punta po tayo sa number 2, kapatid, na dapat mong nararamdaman, no? Yung kapag ka malagitik na, yan, dapat po magpa-adjust ka na ng barbula. So, kung malagitik na, kapatid, yung barbula mo, dapat ipa-adjust mo na yung barbula, no? So, baka nag-clearance na. Kasi, kapatid, nagkakaroon niya ng mga konting carbon sa dulo ng barbula natin, no? So, kapag nagkaroon na ng carbon yan, ibababa na yan. So, magkakaroon na ng clearance sa taas, no? So, nawala ng hatak, lumagitik. So, yung pangatlo, kapatid, ay yung humina ang hatak, no? Kapag humina ang hatak ng motor ninyo, kapatid,
possible na isa sa ang barbula sa maging problema. Although marami kapatid na problema, no, na kapag humina ang hatak, pwedeng yung preno nyo ay stuck up, lalo na sa mga disc brake, no. Yung air cleaner nyo kapatid ay baka punong-puno na ng langis. Yan, o kaya punong-puno na ng dumi. So yung carburetor nyo baka medyo na haluan na ng tubig, so papalya-palya, medyo huminang humatak, no. O yung kuryente nyo ay maliit na, so hihina na ang hatak niyan. Pwede rin kapatid yung spark plug ninyo ay sobrang dikit, no, pwedeng mawalan rin po ng hatak. Pero kung sa barbula siya kapatid at okay naman lahat, ano, napansin nyo, pre-wheel naman yung ikot ng mga gulong, tapos mahinang humatak, i-try nyo pong ipa-tune up, no. Pwede po yan na sobra yung clearance o medyo tukod ng konti yung clearance niya, yung clearance ng barbula. Kapatid, kapag nagpapa-tune up ka kasi na hindi pa kailangan, eh medyo may nagiging problema po yan, no? Unang-una kapatid, eh nagkaka-problema po yan yung kanyang mga tapit bolt, yung mga adyasa ng barbula natin. So, nabubusal-sal po yan, lalo na kung replacement lang yung ginamit natin, no? So, yung pangalawa po kapatid, eh kapag medyo hindi gumanda yung pagkaka-adjust, eh mas lalo pong nagiging problema. Mas lalong humihina yung hatak natin ng motor natin. Hindi tayo, yung motor natin, no? So, dapat kapatid, eh tunon nyo yung barbula kapag naramdaman nyo yung tatlong sinyalis na yon, no? O, ulitin ko lang kapatid, kapag nawala ng hatak, no? Kapag lumagitik, o kapag nawala ng minor, yan, yung tatlo na yan kapatid. Kapag naramdaman niyo yan, eh, pa-check niyo na yung barbula, no? Hindi po kapatid na porque nagpa-change oil tayo, eh, magpapa-change up na agad, no? So, mali po yun, no? So, sa 60,200 plus subscriber natin ngayon, kapatid, eh, mas marami na akong bibigyan ng information tungkol sa pagpapa-tune up. So, yung in-upload ko po kasi yung video na yun, kapatid, eh, parang wala pa yata 1,000 subscriber yung time natin noon, no? Mga almost 1 year ago na yon. So kapatid, kung mekaniko ka, eh huwag ka sanang magagalit sa akin, ano, na baka isipin mo ay mawawalan tayo ng income. No kapatid, hindi tayo mawawalan ng income. So kung kinakailangan po na i-check mo yung barbula, eh i-check mo kapatid at singilin mo siya ng pang tune up. So yung mga ibang customer natin, eh mas gusto naman nila yung safety yung makina nila. Kaya well, no worries kapatid, no. So, baklasin natin yung cover at isilipin natin kung kinakailangan lang i-tune up para malaman natin kung tukod na ba o hindi pa, no? So, yung mga customer kasi natin, kapatid, ay hindi naman nila yan totally talaga mararamdaman, no? Lalong-lalo na yung mga customer na walang idea sa pag-mekaniko o pag-maintenance ng motor nila, no? So, ang ginagawa lang nila yan, kapatid, hanggat hindi tumirik, eh hindi ipapagawa, no? So, ganun lang po gawin mo. Tanggalin mo lang, i-check mo. Eh, okay, di gabit mo na yung cover, no? I-silicone gasket kung kinakailangan. Tapos, ganun pa rin kapatid, sisingilin pa rin natin ng sakto, no? So, yun naman po ang trabaho natin, eh. Yung talent po kasi natin na yun na pagsilip doon sa bulb niya, eh, marami pong hindi nakakakaya noon. Kaya, pagsilip lang po kahit wala tayong ginawa, eh, na-secure po natin yung makina nila, no? So, sana kapatid na intindihan mo yung ibig kong sabihin, no? So, sana kapatid ay nakatulong sa inyo ang bidyong ito, no? At kung nakatulong kapatid, eh baka naman alam nyo na, no? Paki-subscribe naman si Kuya at paki-hit na rin itong notification bell. Okay kapatid, hanggang dito na lang siguro. Maraming maraming salamat. God bless you all.